Assalamu alaikum, magandang gabi. Atin nang pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Ito ang Pasada alas 7, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Samot-saring aktibidad ang isinagawa ng iba't ibang ahensya sa BARMM bilang paggunita ng Bangsamoro History Month. Pero bago magtapos ang buwan, balikan natin ang kasaysayan ng Bangsamoro na naging daan sa pagkamit ng kapayapaan at kasarinlan. Alamin sa report ni Jana Datuali. Malalim ang kwento ng kasaysayan ng Bangsamoro. Dugo at pawis ang ibinuwis, makamit lang ang kapayapaan at kasarinlan. Pero karamihan sa kwento, hindi natin nababasa at natutuklasan sa mga pahina ng libro. Lingid sa ating kaalaman, ang ilan sa mga ito ang nagbigay ng malaking epekto sa buhay at kinabukasan ng bawat Bangsamoro. Isa rito ang Budaho Massacre noong March 5, 1906 na kumitil sa buhay ng nasa 600 tausog sa kamay ng U.S. Armed Forces. Ang Dansalan Declaration noong March 18, 1935 kung saan hiniling ng grupo ng mga Muslim sa Lanao area sa Pangulo ng Estados Unidos na mahiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Ang Jabida Massacre noong March 18, 1968 kung saan nasa 200 mga Moro Army recruits umano ang pinaslang sa Corregidor Island na naging hudyat ng pagkakabuo ng Moro National Liberation Front para maghimagsik laban sa kawalan ng hustisya at pag-apak sa karapatang pantao. Sino ang makakalimot sa all-out war ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Estrada noong March 21, 2000 laban sa Moro Islamic Liberation Front kung saan libo-libo ang nasawi at nawalan ng tirahan. Pero mas nanaig ang kapayapaan. Kasabay ng ceasefire agreement, dahan-dahang pinanday ang daan tungo sa kapayapaan hanggang noong March 27, 2014 nilagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa pagitan ng Philippine Government at Moro Islamic Liberation Front. January 21, 2019 at February 6, 2019, nagbunga ang dugo, pawis at sakripisyo ng mga mujahidin at mujahidat at lahat ng mga nag-ambag para marating ang dulo ng daan tungo sa kapayapaan. Sa Bangsamoro Organic Law Plebiscite, nanaig ang botong yes to BOL sa Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Cotabato City at Special Geographic Area. Sinundan naman ito ng inaugurasyon ng BARMM at BTA Parliament Inaugural Session noong March 29, 2019. Ang mga yugto na ito, naiukit na sa kasaysayan ng Bangsamoro. Kaya tuwing Marso, ginugunita ang Bangsamoro History Month. Well, unang-una, the Bangsamoro history is very colorful. Kasi kung titingnan nyo, nagsimula pa ito noong mga 14th century, yung history ng Bangsamoro. Now, the Bangsamoro history contributed also very much in the struggle. Kaya ngayon, nagkaroon na tayo ng bunga ng struggle natin. At least, we have show credit doon sa history natin. Ayon kay Bangsamoro Chief Minister, mahalagang mapreserba at mapataas pa ang kamalayan hinggil sa mga pangyayaring naging daan sa kalayaang tinatamasa ng mga Bangsamoro sa kasalukuyan. Sa ngayon nga, binabalak namin na ipasok sa educational curriculum natin yung Bangsamoro history. In fact, yung Office ng Cultural Heritage, isa sa proyekto nila isulat yung Bangsamoro history and struggle at saka yung culture. So, we really look na
look to the history as one of the molding point in the struggle. So kaya we'll be giving it a very big weight sa educational curriculum natin. Sa panahon ng makabagong teknolohiya at paglaganap ng historical revisionism sa social media, lawakan pa ang ating kaalaman at huwag sana tayong makakalimot sa ating kasaysayan na naging punla upang magkaroon ng panibagong simula. Jana Datuali, BIO News. 40 mga miyembro ng Farmers Cooperative mula sa iba't ibang munisipalidad ng Maguindanao ang makakabenepisyo sa 8 farm tractors ng tulong alay sa Bangsamoro nangangailangan o Project Tabang ng Office of the Chief Minister kahapon March 29. Alamin ang detalye sa report na ito. Malaki ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Barangay Manggapang sa bayan ng Mamasapayo, Maguindanao sa farm machineries na ibinigay ng Project Tabang ng Office of the Chief Minister. Kabilang sa mga makikinabang sa naturang makinarya ay ang 62 taong gulang na si Upam Akob at ang 55 taong gulang na si Pahat Madyagaw na pawang mga miyembro ng SSB Albaraca Farmers Marketing Cooperative. Ayon kay Jagaw, bukod kasi sa mapapabilis na nito ang dating mano-manong pag-aararo ng lupa, ay mas mapapataas pa nito ang kanilang produksyon. Alhamdulillah, ang laki-laki pong tulong ng Bangsamoro sa amin ng tractor na ito kasi hindi na po kami mahihirapan mag-araro. Kung yung mano-manong pag-aararo, hindi na po mahirap kasi nandiyan na po yung tractor na ilang minuto lang kaya na ang isang hektar. Sa aming mga kasamaan na mga kooperatiba, pakahalagaan namin ito kasi ang laking tulong eh. Kumbaga sa Muslim, kiyakapan, konganganan, tulangadaan, inya, at tabang sal kami. So, noon na doon ay masok pa, nagpasangin ka noon na. Kaya na, so, dahil pang kayo mapiya. Krambo sa inyong gobyerno sa Bangsamoro sa kami, masok pa na, nagkasangosang okay sa mapiya. Ayon kay Livelihood Component Head Muhammad Asnor Penlatun, isa sa mga mandato ng Bangsamoro Government ay ang mailapit ang mga serbisyo ng regional government sa mga mamamayan ng rehiyon. For this year, target namin mga third quarter of this year, we will give a king boat sa islands natin. Previous year, yung ating fishing boats is for fresh waters lang po, no? So medyo maliit. So this year we propose and alhamdulillah approved naman, so baka later or third or fourth quarter of this year mapoprocure natin yung fishing boat for sea waters po, pang dagat. Hindi lang po ito ang program ng Tabang, ano? So we have still relief assistance na day-to-day operations namin. Meron din kami pong for health sectors, women sectors. But we will try to fix the schedule. Anyway, naka-program naman yan. Intay-intay lang po, darating po ang Project Tabang sa inyo. Ang mga kagamitang pang-agrikultura ay pinondohan ng tig 2.2 million pesos kung saan bawat isang traktor ay pakikinabangan ng 5 kooperatiba. Kabilang sa mga makakatanggap ay ang mga munisipalidad ng Ampatuan, Mamasapano, Sharif Saidona, Paglas, Paglat at Talitay sa probinsya ng Maguindanao. Matatanda ang una ng nakatanggap ang 7 mga bayan mula sa Maguindanao sa ilalim ng Auckland Bangsamoro Rapid Assistance o OBRA. Ang Project Tabang ay isa sa mga special programs ng OCM na naglalayong magbigay ng iba't ibang social services para sa mga mamamayang Bangsamoro. City Firewood Sabdula, BIO News. Sa iba pang mga balita, tinalakay kahapon sa Learning and Policy Forum ang iba't ibang pag-aaral ng mga pribadong organisasyon na may layuning mas pagbutihin at gawing mas epektibo ang paghahatid ng serbisyo sa mga Bangsamoro. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Upang mas matutukan pa ang pagresolba ng kahirapan
kahirapan at pagpapabilis ng calamity response sa rehiyon, iba't ibang pag-aaral ang isinagawa ng iba't ibang organisasyon upang mabigyang solusyon o maibsan ang sitwasyong tinatamasa ng Bangsamoro. Kahapon sa pagtutulungan ng Bangsamoro Government at United Nations Philippines, isinagawa ang UN Joint Program on Shock Responsive Social Protection Learning and Policy Forum. Tinalakay dito ang resulta ng pag-aaral hinggil sa kahandaan ng BARMM Government sa pagtugon at pagbibigay ng serbisyo sa mga nasasakupan nito sa gitna ng kalamidad. Ang bawat pag-aaral ay nagbigay ng rekomendasyong magpapabuti sa calamity and risk response na batay sa resulta ng mga surveys. We found that particularly the timing of the response is vital to avert human capital losses that might otherwise be incurred as households divert investments therein. And I would really also like to stress again that these losses, they are not visible in the short term or maybe even the medium term, but over the long term, these losses will become evident. So hence, to deliver timely assistance, there is a need for the government to continue to prepare for emergencies through having relevant program design options ready, but also through having funding ready for activities. Furthermore, I would like to stress that building a shock responsive social protection system really goes hand in hand with strengthening the existing social protection system in Bali. As mentioned earlier, we assumed that all the program options we modeled would be delivered through the existing social protection system. So there's really a need to ensure that these regular systems, they are working effectively and can be used for emergency assistance if needed. Kabilang din sa tinalakay ang iba't ibang paraan upang maisakatuparan ang pagtatatag ng isang shock-responsive social protection system na magpapalakas sa mga umiiral na social protection system sa BARMM. We found that particularly the timing of the response is vital to avert human capital losses that might otherwise be incurred as households divert investments therein. And I would really also like to stress again that these losses, they are not visible in the short term or maybe even the medium term, but over the long term, these losses will become evident. So hence, to deliver timely assistance, there is a need for the government to continue to prepare for emergencies through having relevant program design options ready, but also through having funding ready for activities. Furthermore, I would like to stress that building a shock responsive social protection system really goes hand in hand with strengthening the existing social protection system in Bali. As mentioned earlier, we assumed that all the program options we modeled would be delivered through the existing social protection system. So there's really a need to ensure that these regular systems, they are working effectively and can be used for emergency assistance if needed. Ang bawat rekomendasyon ay inaasahang masusing pag-aaralan ng mga opisyal ng Bangsamoro Government upang tukuyin ang mga aspetong kailangan pang pagbutihin upang maging angkop sa mga pangangailangan ng Bangsamoro. Johan Unayan, BIO News. Sa ating panahon ngayon, nakakaapekto sa klima ng ilang bahagi ng Mindanao ang easterly. Sa weather bulletin ng PAGASA, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan o pagkitlat dulot ng easterlies ang Mindanao. Alamin natin ang lagay ng panahon bukas sa Bangsamoro Region. Nasa 50% ang tsansa ng pag-ulan at maglalaro sa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius ang temperatura sa Cotabato City. 90% ang tsansa ng pag-ulan sa Marawi City bukas at nasa 21 to 28 degrees Celsius ang lagay ng temperatura. Sa Lamitan City, maglalaro sa 25 hanggang sa 31 degrees Celsius ang temperatura at 30% ang chance of rain. Sa mga probinsya naman, nasa 22 to 28 degrees Celsius po ang lagay ng temperatura sa Lanao del Sur at may 55% chance of rain. 23 to 31 degrees Celsius ang temperatura sa Basilan at 26% ang chance of rain. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Sulu at mababa ang tsansa ng pag-ulan na nasa 38% lamang. 25 hanggang sa 31 degrees Celsius naman sa Tawi-Tawi at 43% lang ang chance of rain. Nasa 24 to 34 degrees Celsius ang temperatura sa Maguindanao na may 56% chance of rain. At sa probinsya ng North Cotabato ay nasa 23 hanggang sa 33 degrees Celsius at 54% ang tsansa ng pag-ulan. Sisikat ang araw bukas ng 5:42 ng umaga at lulubog naman ng 5:51 ng hapon.
Isang panibagong kaso ng coronavirus disease ang naitala ng Bangsamoro Interagency Task Force sa rehiyon as of 6 PM of March 28. Ang panibagong kaso na ito ay nagmula sa probinsya ng Tawi-Tawi. Samantala, wala namang naitalang bagong kaso sa Cotabato City, Maguindanao, Basilan, Sulu at Lanao del Sur. Nagdala na ng 19,742 ang total coronavirus infection sa rehiyon. Nakapagtala na rin ng tatlong paggaling o COVID recoveries, kaya bumaba na sa 13 ang aktibong kaso o mga pasyenteng patuloy pang nagpapagaling. At yan ang pasada ng mga balita sa Pasada alas 7. Paalala mula sa Bangsamoro Government sa panahon ng pandemya, patuloy na sumunod sa minimum public health standard ng Ministry of Health. Sundin ang bida solusyon, bawal walang mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang tamang impormasyon. Protektahan rin ang inyong sarili at inyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbabakuna. Magpatala sa COVID-19 vaccine portal sa covid19.bangsamoro.gov.ph at maging parte ng solusyon. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong balita at impormasyon, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si City Fairuz Abdullah, naghahatid ng balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po.